Hello, magandang ano, magandang araw sa inyo mga kababayan ko. Magandang araw. Pare, serye tayo uli, 'di ba? May nag-comment sa akin, ano daw ang kasalanan ni Diwata sa akin? Ano ba ang bobo niyo naman? Syempre hit na hit si Diwata ngayon eh. Masama ba 'yon na pag-usapan si Diwata? 'Di ba? Masama ba 'yon? Ang bobo mo naman. Kahit nga anong issue diyan na hit na hit, pwede mong pag-usapan eh. Nagtatalakayan lang naman tayo dito. Diba? Porkit ba pinag-usapan? May kasalanan na. So yung mga nagko-content kay Diwata, may kasalanan si Diwata doon. Ang tanga mo naman, men. Diba? Anyway, mga kababayan ko, meron ditong mga issues na pag-uusapan tayo regarding kay Diwata. No? Dito sa ating pare-serye tuwing hapon. Ito, feeling ko parang hindi totoo to. Ito o, papakita ko sa inyo. Yan o. Totoo ba to? Yung sinabi daw di umano ni Diwata, puro papicture, hindi naman ako kikita sa inyo. Ito ha, naisip ko ngayon, bawat may magpapapicture sa akin, magbabayad ng 1.5 kada isang tao nang mapakinabangan ko naman mga pang-istorbo nyo sa akin. Feeling ko hindi naman totoo to. Feeling ko lang. Kasi masyado namang ano to, masyado namang harsh to na sabihin niya to. I don't know, ano? Pero if ever man na sinabi niya to, feeling ko nagbibiro lang naman. No? I don't think na totoo to. Pero linawin niyo ako seryoso to kasi kung totoo to, dapat video na mismo yung ipopost eh. Kung may sinabi man na ganyan, may ipopost na video sana para yung si mismong Diwata yung nagsasabi. Pero pag mga ganito, men, ingat-ingat kayo sa mga maniniwala. Marami na napeke sa ganyan na yung mga peking ganyan, yung lalo na sa Twitter. Di ba? Maraming ganyan, men eh. I don't believe na totoo to. Pero kung totoo man to, feeling ko nagbibiro lang naman. Yung 1.5 isang tao. Tapos ito si Mystica. Yan daw ngayon ang bagong pinipina specialty sa Diwata para sa Obolord. The Diwata Dugyot Lechon. Grabe naman to. Personal naman na to. Huwag na tong ganito. Yung tungkol na sa itsura. Hindi kasi, to be fair naman kasi, ako ayoko kay Mystica ha. Nakukupalan ako dito kay Mystica sa totoo lang. Kasi maraming issue din to sinawsawan eh. Pero nung yung mga sinabi niya kay Diwata for me, partially valid eh. Tapos ang sagot sa kanya ni Diwata, laos. 'Di ba? Hindi ina-address yung issue. 'Di ba? Kung ano yung ni-raise na issue, yun lang dapat asagutin. Kaya siguro nasabi ni Mystica to. 'Di ba? Na-personal na rin siguro. Minsan ganun eh, kayo mga kababayan ko, ano, huwag kayo masasanay sa argument na ganun, yung dadaanan nyo sa personal lagi. Diba? Alimbawa, pag ang dinidiscuss natin ay tungkol dun, let's say vlogger ka, no? May ginawa ka dun sa video mo. Let's say, ano ba ginawa mo? Let's say may matanda dun na binastos ka. At kinriticize ko yung pagbastos mo dun sa matanda, yun rin lang ang sasagutin mo. Huwag ka nang sumagot ng iba na nakamaskara ka, naka, di ba, men? Di ba? Minsan ganyan na lang eh, pagka hindi, katulad nito, no, yung nag-raise ng argument si Mystica, ang sagot kay Mystica, laos ka na kasi, di ba, men? Instead ng i-address yung mismong issue. Pero hindi ako kampi kay Mystica, nakukupalan ako dito. Sabing gano'n ni, ito naman kay Makagago. Ito si Makagago, bumibira na rin oh, kay Diwata. May nagpasa sa kanya, si Neil Valderrama, sabing gano'n. Good day, Boss MG. Sa totoo lang, nakakapagsisi na kung bakit ko pa nagawa ng kanta si Diwata. Nagbago na talaga ugali niya. Lalo na yung araw na niyaya namin siya na pwede siyang sumama sa shoot. Na kahit konting kuha lang sa kanya, halos ipinagtabuyan niya pa kami at hindi talaga siya sumama.
Pero hanggang ngayon, gamit niya pa rin yung song ko sa mga vlog niya. Nakakayamot lang. Pwede ko po. Grabe naman yun, man. Diba? Baka wala ka kasi sa bagay, ginawan mo ng kanta eh, no? At ginagamit yung kanta mo. Diba? Siguro parang music video yung shoot na gagawin. Wala. Kung totoo man to, ano? Grabe naman to, man. Diba? Alam mo yung mga ginagawa ng fans kay Diwata, minsan lang dumaan sa buhay yan eh. Kaya dapat na-appreciate mo yan eh. Yung mga ganyan na ginagawa sa inyo ng fans. Meron isa dito. Mabilis na ba yung ano ko dito, yung internet dito? Meron isa dito. Natatawa ako dito, men eh. Dito sa isang video. Oy, sa FLM, tinitira si Diwata, ha? nagpapapansin si FLM. Di ba? Wait lang, asan na ba yun? Tawa ako ng tawa dito eh. Pero feeling ko, ano to eh? Feeling ko sinasadya eh. Sana ba yun? Yung vlogger na, ano, na nagpapaulan, na hinihintay si Diwata na lumabas, asan ba yun? Saan yun? Hanapin ko ha. Ang bagal naman mag forward nung ano. Pero baka madaanan natin dito sa issues dito. Ano yun eh? Yung vlogger siya, hinihintay niya sa Diwata, sa labas ng bahay ni Diwata, na nagpapaulan siya. Ano tong modus na to? Tingnan natin. Ay, Diyos ko, internet sa Pilipinas! Ang bagal-bagal! Mamaya na ngayon. Ayun na, naglo-load na. O, anong meron dito? Ano yung ano? Alam mo, feeling ko yung mga ganito, yung ano, yung pasahod na naman. Nangyari na once yan, di ba? Bakit ano? Bakit? Ito yung hindi ko naiintindihan. Yung nagka-issue yung pasahod, may pumipila na sasahod daw kay Diwata. Hindi ko naiintindihan to, men. Di ba nangyari na yan before? Bakit may nangyari na naman? Pareho na natin pangalan sa Rodrigo. Halatang drama to eh. Ako for me, ha? Kasi sabi nyo Opinion ko mukhang drama to. Kasi rampant na yan, men eh. Nangyari na sa kanya last time yan na yung kumuha daw ng nakikipila sa pasahod. Kasama kasi mag-angkas kayo. Record lang yan, kuya. Ano, for security lang natin yan. Tsaka yung mga issue na ganyan, dapat hindi ka umasika sa tao. Meron kaya nga sinasabi ko, mag-hire ka ng manager eh. Ako feeling ko ano to? Feeling ko wala lang to. Nagigimikan ako dito sa ano, yung pumipila dahil sa pasahod. Nangyari na sa iyo before, hindi pa ba ano 'yan? Hindi mo pa ba nasosolve 'yan? At yung pila sa pasahod, bakit magbibigay ka ng pasahod sa tao mo? Bakit napapasok ng iba? Hindi ba pwedeng nasa loob, nasa private na lugar yon? Hindi ko nagigets yung logic behind. You know, ito nga, sinasabi nito, ibig sabihin, ang mga tao niya, hindi niya kilala. Kahit man lang yung mga nagluluto, hindi sila nagtataka na ayan nag-message si ano. Nag-message si Sir Ed. Wait lang Sir Ed. Ah. Hindi niya kilala kahit man lang yung mga nagluluto sa hindi sila nagtataka na may bagong mukha. Yun nga eh, hindi ko nagigets eh. Hindi ko talaga nagigets to kung bakit naging issue to eh. Tapos ito pa, di ba pag magbibigay ka ng sahod, dapat may pirmahan yan.
Alam ba, bibigay ka ng sahod, pipirma ka, na nakuha mo na. Wala ba siyang ganun, man? Halimbawa, hahanapin ko name mo dito, ha? Ikaw, halimbawa, si Olivia Maylavi. Olivia Maylavi. Di ba? Shout out, Olivia Maylavi. Ikaw, ha? Mababa na naman yung oxygen mo. Hospital girl ka na naman. Nabubwisit na ako. Anyway, ano nga sabihin ko? Yun nga, halimbawa, yun ano, hanapin natin si Olivia dito. Susweldo siya. Di ba, may list dapat yan, min eh. At pipirmahan mo yun. Unless kung wala kang ganun, di ba, katarantaduhan yung ano, biruin mo, daan-daan libo yung kinikita mo, araw, wala kang ganun, min. Di ba? Yan o, katulad nito, nakapila pala sa oras ng sahod, tapos saka mo sisitahin. Kahit yung mga tauhan mo dyan, di man lang nakahalata na may nakapilang ibang muka. Oo, nagde-defy talaga siya ng ano, ng logic. Nagde-defy siya ng logic talaga. Hindi kayo, hindi, gusto ko mapakinggan nun. Anong defense ang gagawin nyo dito kay Diwata? Diwatang tikba lang daw. Grabe, wag naman. Yun nga eh. Diba, tindero niya. Kaya kahit kailan hindi ako naniniwala dito, feeling ko gimmick to. Feeling ko lang. Kayo, naniniwala ba kayon? Sa kanya lang huhulihin pagka, ano, I mean, pumila doon ng, ano. Hindi, ilan ba ang tao nito? Para hindi sila magkakakilala-kilala doon. Di ba, hindi niya man lang ba in-interview yan bago niya tanggapin? I don't get it, man. Iisa lang, wala ka naman ibang branch. May ibang branch ba si Diwata? Di ba, man? Hindi nasarapan sa Paris ni Diwata. Ano ibig sabihin ng ganun? Ay, na-content ko na tayo, pero ito, meron ditong... Ma'am, gaano po ba kasarap ang Paris Overload ni Diwata? Alam mo, nung una nga, parang hindi ko alam kung ano ba laman nun, di ba? Ang tanong, gaano kasarap? Kurina naman eh. Alam ko, sabi nila masarap, pero ano ba laman nun? Sanay ako sa beef. Pero nung kinain ko yung chicharon bulaklak na ano, malutong pa rin siya. Tsaka yung ano, yung kanyang, ano yun? Yung lechon kawali, malutong, yes, habang kumakain. Ba't may kanin? Yeah. Pamatay. Wow. Huwag lang sobrang dalas. Yes. Kundi dapat meron kang... Bolero din, you know? Hindi, by saying that, siguro nasarap pa naman siya. Ayon sa sinasabi niya. Pero yung itsura mo dito, bakit isang subo lang yung ginawa mo, Ma'am Corina? Sabagay, yun lang naman na video. Baka malay mo. After mo. Tapos na eh. Hello guys. Napanood nyo na ba yung report? Kakatikim lang eh. Wala na ba ang Diwata na ano content? O hanapin natin yung ano? Hanapin natin yung fan na nagpa-ulan. Tawa ako ng tawa dun eh. Ito. Ito ba yan? Tokin mo na! Isa! Dalawa! Tatlo! Nakasan mong hina eh! Yan. Grabe, oh. Kailan ka kaya pagbubuksan? Ayan. Abangan natin. Dito, mahal ko, no? Kasi naman, natutulog naman, man. Di ba? Pero ako, if ever sa akin mangyari yan, kahit na natutulog ako,
Hindi, walang plastikan ha. If ever, kasing sikat ako ni Diwata, tapos may ganyan. Kapag ka pinakitaan naman ako ng dedikasyon ng tao na ganyan, parang nakakahiya naman na i-turn down mo, no? Kahit pa sabihin mo nagpapahinga ka. Hindi, for me ha. Kumbaga, tatapatan ko din naman yung ginawa sa akin. Kasi nagpaulan talaga siya, men eh. Or minsan naiisip ko, baka mamaya modus to para pasamain mo si Diwata eh. Or para mag ano, para mag-viral ka. No, meron dito isa na nagba-viral. Donate ko dito. Diwata, dito pa viral na. Grabe oh. Kahit umuulan, sige. Ayun oh. Diwata, may naliligo na. Ayaw mo buksan, magpapasulo na naman siya. Manliligaw yata pa ni Diwata. Diwata. Eh, manliligaw. Nakakahiya. Ano mga comment? Ano mga comment? Binubok siya na. Ayun na, binubok siya na. Gumalaw na. Gumalaw na yung doorknob. Bumuka lang kayo. Sabi ni Jamila Anastasio. Katukin mo kasi. Tayo ka lang ng tayo dyan. Lumabas na ba? Tingnan, lumabas na ba? Nangyari? Puntahan natin si Diwata para makapanayam, no? Yung mga gusto niya sabihin ay maipaparating sa mga... Nilabasan ba siya ni Diwata? Nilabasan? Pangit pakinggan. Hindi, lumabas ba si Diwata? Katukin mo kasi. Sorry, inulit ko. Parang... Ay, may cut na. Ano nangyari? Puntahan natin si Diwata para makapanayam, no? Yung mga gusto niya sabihin ay maipaparating sa mga tao sa pamamagitan ng channel natin. Halika at puntahan natin. Si Mangot na si Diwata. Pangit na yung mood ko. Alam mo Diwata, yung mga katulad mo dati, pangarap yung meron ka eh. Diba? Kaya kung ako sa kanya, sasamantalay niya. Yes, mahirap, no? Mahirap. Gusto mo magpahinga. Pero, yan ang celebrity life, eh. Diba? At marami nangangarap ng ganyan. Wala namang, uulitin ko, wala namang madaling trabaho. Diba? Buti nga yan na yung mahirap sa'yo, yung magpa-picture, eh. Kesa doon sa pinagdaanan mo, di ba? Yung magko-construction worker. Nag-construction worker to eh. Yung mag-ano ka. Ito, papapicture ka lang, men. Di ba? Hindi na mahirap yan for you dapat. Kapag nanggaling ka na sa baba, di ba? Yung nagpupulot ka ng, ano, nagkakalakal ka ng basura, nag-ano ka. Di ba? Yes, napapagod din ang nakakasawa. Pero kayo ang tatanungin ko. Kasi may nagsasabi na awa kay Diwata kasi pagod na, ganyan. Kaya yung tatanungin ko, anong gusto nyo, mapagod kayo, na nakabilad kayo sa arawan, na nangangalakal, or nagtutulak ng kariton, di ba? Or naka-aircon kayong matutulog, lalabas kayo magpapapicture at magpapapicture sa tao. At may negosyo kayong paresan. Alin ang pipiliin nyo? Sa totoo lang, hindi mahirap yan eh. Diba? Nakakapagod, oo. Pero hindi mahirap yan, men. Yung ganyang trabaho. Diba? Trabaho yan eh, yung pagiging celebrity. Actually, dyan siya kumikita eh. Alam mo kung bakit? Diba? Magpapapicture ka dyan, pupuntahan ka uli ng maraming tao. Mapipilitan siyempre yung tao na kumain. Haluan mo na marketing.
habang nagpapapicture sa'yo, uy, kain ka ha, after mo magpapicture sa akin ha. Di ba, man? Siyempre, out of ano, tapos bibiro-biro mo, ayoko, kumain ka muna, di ba? Mga ganong, ano, dapat kinakapitalize mo yan, man, yung pagpunta ng mga tao dyan. Diba? Sa susunod, mag-invite ka ng mga kamag-anak mo, nakakain sa akin, ha? Mga ganon. Sa totoo lang, hindi mahirap yan, eh. Yung biri mo, nilalapitan ka na ng, ano, nilalapitan ka na ng mga customers. Tapos sasabihin mo, hindi ako makapagtrabaho, hindi ako makapag-ano, man. Diba? Hindi ko alam, siguro marirealize si Diwata na maswerte na siya dyan kapag ka... nawala na yung mga nagpapapicture sa kanya na yan. Kasi hindi mo naman malalaman ang isang bagay na ano eh, na importante hanggat di nawawala eh. Diba? Maybe, nananawa na siya ano, na maya't maya, papicture ng papicture. Pero dapat maging thankful ka dyan. Alam nyo mga kababayan, kukwentuhan ko kayo ha. Ganito maging maging thankful. Ako po ay na-disgrasya nung madaling araw ng Tuesday yata. Tuesday ba na madaling araw ako na-disgrasya? Hanggang ngayon po, hindi ako maayos na nakakalakad. Sa totoo lang, hirap ako maglakad ngayon. Yan o, nakikita niyo may saklay ako. Diba? Yung motor ko nakalalabas sa kasa, ano yun? Damage yun. Pero may ano naman na insurance naman na. Diba? Ito o, papakita ko sa inyo ha. Naglalagay ako ng bakal sa legs ngayon. Para makalakad ako kahit papaano. Pero hindi talaga ako nakakalakad. Kasi masakit. Diba? Wala naman akong fracture pero yung litid ko meron. Ayan o. Naglalagay ako nito sa legs ko. Pero alam nyo, yun nangyari sa akin, tatanggapin ko yun. Gustong gusto ko yon, alam nyo kung bakit? Eh kung namatay ako noon, nung aksidente ko. Diba? Magko-complain ba ako sa napala ko na to? Diba? Alam nyo yung ginastos ko na sa hospital nung na-disgrasya ako? Naka 60,000 ako. Na supposed to be, ipapambayad ko na dito sa bahay. Uuwi, dapat ako na Mindoro eh. Diba may sinasabi ako sa inyo na ano, na abangan nyo, gagayahin ko si Donski sa... dito lang pag natuloy ako. Kasi uuwi ako na Mindoro, gagawin ko talaga yung ginagawa ni Donski. Eh, na-disgrasya ako. Diba? Eh, kesa naman sisihin ko ng sisihin yung mga kung ano-anong bagay sa paligid ko, nagpasalamat ako. Kasi ito lang na ano ko eh. Ito lang ang na ano ko eh, paano ko nabago ko ang ulo ko. Or worse, naputol ang kamay ko. Or ano. Kaya pasalamat na ako sa ganito, min. 'Di ba blessing na 'to 'tong nangyari sa akin na 'to. Katulad niyan ano kung iaano niyo kay Diwata. 'Di ba? Bakit ka nahihirapan diyan, men? Kung ikukumpara mo sa ibang tao 'yung trabaho, 'yung kalagayan. 'Di ba hindi mahirap 'yan? Nakakapagod, oo. Ang hirap mo diyan 'yung pagod eh. Pero 'yung magpa-picture ka, may kailangan ka bang gawin dyan? Ngingiti ka lang dyan eh. Bakit ang damot mo pang ibigay yan, men? Katulad nga na sinabi ko kanina, pwede mong ipang marketing yan eh. Diba? Kaya wag mo dapat aawayin yung nagpapapicture sa'yo. Yes, nakakapagod yan. Pero hindi mahirap yan. Sino ba sa inyo nahirapan dito magpapicture? Babatukan ko kayo pag sinabi ko sa inyo na mahirap ang magpa-picture. 'Di ba? Pag may nagpa-picture sa inyo, nahihirapan ka. Hindi naman 'di ba, ngingiti ka lang. Kaya lang kung sobrang dami, mapapagod ka. Nakakapagod, hindi siya mahirap. 'Di ba? Hindi mo samantalahin yung pagkakataon eh. 'Di ba? Kung ako nga diyan, kung ako ay ano, kasi nasa marketing ako eh. Ang gagawin ko nga dyan, gagawa ako ng sticker eh. Yung mga magpapapicture sa akin, oh ito sticker ha, para kung saan man nila idikit yun, na-advertise ako. Di ba? Ay nako. Didikit sa motor nila, sa mga tricycle.
hangga't mainit pa, dapat inaano na yan, men eh. Tapos ang gagawin ni Diwata dyan, no? Mag-aano siya, mag-expand siya. Hanggang ngayon, malakas ka pa. Gumawa ka na ng branch mo. Pero dapat, ano kasi, consistent eh. Alam ko, napanood ko yung vlog mo na nakasama si Marvin Agustin. Alam ko si Marvin Agustin, experienced pagdating sa resto, no? Diba? Parang subtle na sinasabihan ka na nun eh, na alagaan mo yung lasa nung ano mo, nung produkto mo. Diba? Dapat consistent. Kasi napapansin ko, may mga nagre-review. Una, matabang daw. Then dun sa nabasa ko noong nakarang araw, maalat daw. Diba, men? Dapat inaalagaan mo yun. Tsaka dapat nagpapasalamat ka dyan, no? Napakaswerte mo, Diwata. Mukha napipilitan siya, siguro may nagsabi dito. Merong pinagsabihan siya na, "Oy, tiyagain mo 'yan." Kasi hindi na mauulit 'yan, men eh. Bibigyan ko 'yan hanggang ano. Sige, hanggang July. Tingnan natin hanggang July. 'Di ba? Pero kung magbabago si Diwata, maaring tumagal pa. Update sa parisan ni Diwata, dinaan na malakas at nahangin na tuloy. Ito na guys, umeepekto na yung pananahangin ni Mistiga. Ayan. So guys, mapapansin nyo guys, binabagyo na yung parisan ni Diwata. Ayan. Sa ngayon guys, umuulan. Sobrang lakas ang ulan. Hinahangin yung pesa ni Diwata. Kaya invalid naman siguro na sabihin mong ano, walang kumakain. Umuulan eh. Alang lang pumila yung mga tao dyan na umuulan na malakas, di ba? At hinahangin. Hindi naman yan, ano. Hindi naman, ano yan. Mistika malamang, tuwan-tuwa ito guys. Ano, panoorin natin. Ito yung video guys. Wala, okay lang yan. Ganito karami ang nanggagatas kay Diwata every day, kasama na ako diyan. Wag daw tayo mag-alala, darating na tag-ulan dahil bubungan daw niya. Nagkaroon ng hanap buhay ng negosyo, marami na nagkakatrabaho dahil nagaya nila. Kasi ibig sabihin, naumpisahan ko kaya nagaya nilang lahat. Marami nagkaroon, di lang ako. Hindi, wag mo nang i-brag yun na ikaw yun na una. Wag mo sabihin na ginaya ka, dahil hindi naman ikaw original na may pares eh. May pares na nun eh. It so happen na maganda lang yung istorya mo, kaya ka kinainan. Invalid na sabihin mo na ikaw yung ginaya. Sa bagay, ano, partially true din naman na kung hindi ka rin naman nagpares, hindi naman magpapares yung iba. Diba? Anyway. Pero, ano, kahit pa paano naman pala, nakakapaggawa din siya ng mga ganyan. Siguro, nachechempohan lang na ma-video na bad mood siya, ano. Pero hanggat maaari, huwag ka magpapakita na bad mood ka sana eh. Siyempre, tao din lang naman yan. Pero, 'di ba? Diyan ka kasi huhusgahan ng tao eh. Tapos sasabihin niyo, hindi naman importante yung sinasabi ng mga, importante yung celebrity to eh. Lakad na ka 1 million pesos. What do you mean? Ano yung lakad na ka 1 million pesos? Talagang ano eh, no? Hindi, kaya hindi mo maiwasan ng ano eh. Kaya hindi mo maiwasan na makakapture ka ng masamang mood ni Diwata eh. Para talaga siyang ano, monitored siya ng mga vlogger eh, no? Anyway,
Yan lang po muna ang mapapag-usapan natin ngayon. Maraming salamat po. Bye-bye.